106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hating namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. Look for something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. 106.3 DWBR-FM. Wika at panitikan, gramatika at kasaysayan, mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Dito lang yan sa 106.3 DWDR-FM. Magandang araw, Donyans. Isang panibagong araw na naman ng panibagong pamamaraan ng pagkatuto sa pamamagitan ng ating dance radio. Binabati ko ang lahat ng mamag-aaral ng Doña Aurora National High School. Binabati ko rin ang ating napakasipag na Chief Education Supervisor ng Division ng Isabela at Officer in Charge ng ating paaralan, Sir Rodrigo V. Pascua. Magandang hapon po. At sa lahat ng mga ulong guro ng iba't ibang learning area, lalo na sa aming ulong guro, Ma'am Jacqueline L. Partible, isang maaliwalas na hapon sa inyong lahat. Nais ko rin batiin ang lahat ng mga guro, lalong-lalo na sa aking mga kasama ngayon sa ating live discussion, Ma'am Valeria Dao, Ma'am Leila Ballesteros. Binabati ko rin ang mga hawak kong mag-aaral sa ikasyam na baitang, 9 Pasteur, Mendel at SPJ. Magandang araw mga anak. Okay, ganun din, binabati ko ang mga non-teaching staff ng ating mahal na paaralan. At ang mga kapwa ko guro, magandang hapon sa inyong lahat. Kukunin ko rin ang pagkakataon na ito na batiin ang masipag at magaling na technical specialist, Sir Joshiel Guillermo, at sa ating mahusay na radio host, Sir Dennis Mendoza, at Ma'am Bernadette Regaton. Isang mapagpalang araw sa inyo. Binabati ko din ang aking mga mag-aaral ng 9 Darwin. Magandang hapon mga anak. Ayan, magandang araw rin. Yan, sa lahat ng mag-aaral namin sa ikasyam na baitang na alam kong nakantabay na. Kaya maghanda na kayo mga anak dahil sa isang sandali ay magsisimula na ang ating baritaktakan sa Filipino 9, ika-apat na linggo. Yan, yes, congratulations sa ating lahat. Fourth week na tayo mga anak. Ayan, ihanda na mga anak ang inyong learning activity sheet, malinis na papel at ballpen at sabayan nyo kami sa gagawin naming pagtalakay. Ayan, binabati ko ang grade 9 Anonas and grade 9 Atis. Good afternoon. Okay, mga mag-aaral, tandaan para sa araw na ito ang ating amazing tips. Una, makinig. Unawaing mabuti ang mga mahalagang bagay upang maunawaan ng lubusan ang ating aralin. Ikalawa, magtala. Gamit ang panulat at extra notes, magtala o maglista ng mga detalyeng makatutulong sa pagsagot ng inyong mga gawain. Okay, tama. Ikatlo, makilahok. Dala ng pakikinig at pagtatala, ang inyong partisipasyon ay napakahalaga kaya tumutok sa ating broadcast. Ikaapat, magbahagi. Handang magbigay ng opinyon o kuro-kuro. Sumali sa talakayan upang maibahagi ang inyong makalaman sa paksa. Yan ang amazing tips hatid sa inyo ng Pusong Pinoy. Ayan, magbalikta na muna tayo sa ating nakaraang aralin sa pamamagitan ng pagsagot ng mga sumusunod na tanong. Ayan, inuulit ko mga anak, tukuyin ang mga sumusunod na katanungan. Ayan, review time. Una, saan nagmula ang maikling kwentong sino ang nagkaloob? Inuulit ko, saan nagmula ang maikling kwentong sino ang nagkaloob?
Yan, mag-chat lang po sa ating comment box. Yan, Ma'am Leila, meron na bang sumagot? Ah, yes, ma'am. May nag-text. Ang sabi niya, nagmula ang maikling kwentong sino ang nagkaloob sa, sabi niya, sa Pakistan po, ma'am. Wow, okay, tama ba, Ma'am Val? Yes, ma'am. Tama ang kanyang kasagutan. Ikalawang tanong, bakit pinalayas ng hari ang kanyang bunsong anak? Inuulit ko, bakit pinalayas ng hari ang kanyang bunsong anak? Okay, bakit nga ba, bakit kaya pinalayas ng hari ang kanyang bunsong anak? Sagot na mga mag-aaral sa ating comment box. Ano kaya ang dahilan bakit napalayas ang bunsong anak? Okay, yan ma'am, si Angeli Pineda, sagot niya, dahil hindi nito naibigan ang kanyang sagot. Tama ba, Ma'am April? Yes, ma'am. Dahil nga dito sa akdang ito, ang gusto ng hari na sagot ay laging sa kanya nagmumula ang lahat. Siya ang nagkakaloob. Yes, ng kasi lahat. Magkaiba sila ng pananaw. Yes, ma'am. Ayan, ikatlong tanong, anong pagbabago ang naganap sa sarili ng hari? Anong pagbabago ang naganap sa sarili ng hari? Pagbabago ba sa opinyon? Ito yung napakagandang bahagi ng akda na to, ma'am, di ba? Oo. Napakaganda nito. Ano kaya ang nagbago sa hari? Siyempre, siguro na-realize niya na maaring may maganda sa isinagot sa kanya ng kanyang ikapitong anak. Ayan, ma'am, may sumagot. Okay. Natasha Pearlton from Grade 9 Darwin. Nag-iba ang kanyang paniniwala. Ayan, Melanie Sagusio, na bago ang kanyang pananaw tungkol sa Diyos. Okay, at marami pang sumagot, Ma'am Val. Sabi niya, dahil hindi siya, yes, yung number one kanina, hindi niya nagustuhan, number two, hindi niya nagustuhan ang sagot ng anak. Sabi ng isang mag-aral ng 9SPJ. Yes, okay, mga mag-aaral. Batid kong ganap ninyong naunawaan ang ating tinalakay noong nakaraan. Kung talagang naunawaan ninyong mabuti, i-comment nga ang okay sticker sa ating comment box. Okay sticker. Okay, tignan natin kung talagang naunawaan nila yung manakaraang aralin sa pamagitan ng paglalagay ng okay sticker. Okay, batid natin na talagang naunawaan nila, Ma'am April, yung nakaraan nating aralin. Tunay ngang natatandaan ng ating mga mag-aral ang ating nagdaang mga aralin. So, ang daming nag-comment na ba, Ma'am April? Medyo nahuhuli. Yes, ma'am, meron na. Si Jiwa Lacanilaw. Nag-okay sticker siya. Okay, so madami na kasi ibig sabihin talagang naunawaan nila at natatandaan nila ang, yes, ang nagdaang aralin. So, narito ang ating layunin sa araw na ito. Okay, nagagamit ang mapang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan sa pagbuo ng alamat. Ma'am Val? Ayan, okay. Napakaliwanag at napakaproduktibo ng ating layunin para sa araw na ito. Muli, i-comment ang ready. Ayan, inuulit ko, i-comment ang ready kung handa na ba kayo sa ating RBI lesson. Okay, may nag-ready na, Ma'am yes, Valerie. Ma'am. Okay, so ibig sabihin, handang-handa na ang ating mga mag-aaral sa ikasyam na baitang. Okay, kaya pakinggan na natin ang ating RBI lesson. Sa radyo, atin namin makagago para anong pagpuro. Wala nang makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 Dance Radio sa Aurora Isabela. Edukasyon susulong, basta na magtulong-tulong.
Pantikan, Pragmatika, at Kasaysayan. Mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Tumuto sa paaralang panghimpapawid. DWDR-FM 16.3 Dance Radio. Dance Radio. Where learning is amazing. Amazing. Filipino tayo na! Magandang araw sa inyong lahat na nakikinig sa ating himpilan, lalo na sa inyo mga ginigiliw naming mag-aaral ng ikasyam na baitang. Tayo'y muling maglakbay at tahakin ang mundo ng gramatika. Hasain at ito'y pagyamanin. Ako ang inyong radio host, Teacher Dennis D. Abrujena, para sa isa na namang pag-aaral sa ilalim ng bagong kadaiwan. Tuloy-tuloy lamang ang inyong pag-aaral sa pamamagitan ng himpilang ito, ang 106.3 FM Dance Radio. Kasama natin si Sir Mark D. Bagamaspad, ang ating technical specialist. Paalala lamang mga ginigiliw naming mag-aaral, dapat ay hawak na ninyo ang inyong sagutang papel, panulat, at higit sa lahat ang inyong learning activity sheets o gawaing pampagkatuto. Aking ipinakikilala ang inyong guro sa oras na ito, Ma'am Sheila May N. Fronda. Masayang araw mga mag-aaral! Kumusta na kayo? Naway kayo ay nasa mabuti at malusog na pangangatawan upang makaiwas sa anumang karamdaman. Panibagong aralin at dagdag kaalaman ang hatid ko sa inyo. Kaya makinig ng mabuti sa ating paaralang panghimpapawid. Tara, simulan na natin ang ating pag-aaral. Ngunit bago iyan, balikan natin ang nakaraang pag-aaral. Ang ating nakaraang tinalakay ay tungkol sa tunggalian bilang sangkap ng maikling kwento. Pinagtuunan natin ng pansin ang tunggaliang tao laban sa sarili at tao laban sa tao. Pinakinggan at sinuri natin ang maikling kwentong pinamagatang Sino ang Nagkaloob? Sinuri natin ang mga tunggaliang nakapaloob dito batay sa mga pangyayari at kilos ng mga tauhan. Nakapulot din tayo ng gintong aral mula sa kwento na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. Ipinagkaloob sa atin ng may kapal ang lahat ng mayroon sa atin ngayon. Sana ay naunawaan ninyo ang ating nakaraang aralin. Sa ating talakayan ngayon bilang kasanayang pampagkatuto ay nagagamit ang mga pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan sa pagbuo ng alamat. Hayan! Handa na tayong maglakbay sa ating aralin. Sigurado akong nakahanda na ang inyong gawaing pampagkatuto sa Filipino 9, ikatlong quarter, ikaapat na linggo na may pamagat na Uri ng Pang-abay. Una sa lahat, aalamin muna natin ang kahulugan ng pandiwa, panguri at pang-abay upang mas maging malinaw na maintindihan ang katuturan ng pang-abay. Tama ba ako, mga mag-aaral? Opo, ma'am! Ngayon, ating alamin ang kahulugan ng pandiwa. Ano ang pandiwa? Ma'am, ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw.
Tama! Ito ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos. Magbigay nga ng halimbawa ng pandiwa at gamitin ito sa pangungusap. Ma'am, ang halimbawa ng pandiwa ay kumakanta. Si Maria ay kumakanta sa harap ng madlang people. Magaling! Ano ang ginagawa ni Maria? Kumakanta po, ma'am. Ito ay nagsasaad ng kilos. Tumpak! Ano naman ang panguri? Ma'am, ang panguri ay naglalarawan sa katangian ng isang pangalan at panghalip. Magaling! Inilalarawan ng panguri ang tao, bagay, lugar o pook at pangyayari. Magbigay nga ng halimbawa ng panguri. Maganda, maitim, malusog, mahaba, malikot po, ma'am. Mahusay! Gamitin nga sa pangungusap ang mga salitang binanggit. Siya ay malikot matulog. Maitim ang kanyang mahabang buhok. Maganda at malusog ang aking pangangatawan dahil alaga sa ehersisyo. Wow! Tunay ngang inyong naunawaan ang ibig sabihin ng panguri. Inuulit ko, ang panguri ay naglalarawan sa katangian ng isang pangalan. Dumako naman tayo sa pang-abay. Ano ang katuturan ng pang-abay? Ang pang-abay ay nagbibigay turing sa panguri, pandiwa at kapwa pang-abay. Mahusay! Ang pang-abay ay may relasyon sa panguri, pandiwa at kapwa pang-abay. May kaugnayan ito sa isa't isa. Magbigay nga ng halimbawa ng pangungusap na nagpapakita ng relasyon ng pang-abay at pandiwa. Ma'am, binayo ng malakas na hangin ang aming pananim. Anong salitang pang-abay ang ginamit? Nang malakas na hangin. Tama! Ano ang salitang tinuturingan ng pang-abay? Ma'am, ang pandiwang binayo na may ugnayan sa pang-abay na nang malakas na hangin. Magaling! Kaya sinasabing ang pang-abay ay binibigyang turing o tinuturingan ang pandiwa. Magbigay nga kayo ng pangungusap na ang salitang tinuturingan ay panguri. Sadyang malusog ang kanyang katawan. Anong salita ang tinuturingan ng pang-abay na sadyang? Sadyang, pang-abay, at malusog, panguri. Napakahusay! Paano naman kung pang-abay sa kapwa pang-abay? Talagang mabagal umunlad ang taong tamad. Ang talagang ay pang-abay at mabagal ay panguri. Napakahusay ng inyong mga sagot. Inaasahan kong madali na lamang ninyong mauunawaan ang ating aralin, ang mga uri ng pang-abay. Tama ba ako? Tama, ma'am! Bago natin talakayin ang mga uri ng pang-abay, pakinggan muna ang isang paalala. Mga kaibigan, sa panahon ngayon, kailangang magpalakas ng katawan. Kumain ng masustansyang pagkain at sabayan ng pag-eehersisyo. Huwag ding kalimutan ang pag-inom ng vitamins. Resistensya ay palakasin. Kalusugay huwag pabayaan upang sakit ay maiwasan. Isang paalala mula sa Filipino Learning Area at ng himpilang ito. Kayo nakikinig sa Filipino Grade 9 kasama si Teacher Sheila May and Fronda. At ako'y nagbabalik. Inuulit ko, ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga uri ng pang-abay. Ano ang iba't ibang uri nito? Ang iba't ibang uri ng pang-abay ay ang sumusunod. Una, pamanahon. Pangalawa, panlunan. Pangatlo, pamaraan. Pang-apat, pang-agam. Panglima, inklitik. Pang-anim, benepaktibo. Pampito,
kosatibo, pangwalo, kondisyonal, pangsyam, panangayon, pangsampu, pananggi, at ikalabing isa, panggaano. Tama! Mayroon tayong labing isang uri ng pang-abay. Ating aalamin ang kahulugan at ipaliliwanag ang ibig sabihin ng bawat isa. Simulan natin. Ano ang pang-abay na pamanahon? Ma'am, ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan ginawa ang kilos ng pandiwa. Tama! Ang pang-abay na pamanahon ay sumasagot sa tanong na kailan. Magbigay nga ng pangungusap na sumasagot sa tanong na kailan. Ang alamat ay nagpasalin-salin sa iba't ibang panahon mula noong panahon ng ayutthaya, ma'am. Kailan nagpasalin-salin sa iba't ibang panahon ang alamat? Mula noong panahon ng ayutthaya, ma'am. Magaling! Ang pang-abay na pamanahon ay tumutukoy sa panahon kung kailan nangyari ang isang kilos. Ano naman ang pang-abay na panlunan? Ang pang-abay na panlunan ay nagsasaad ng puok, lunan o lugar na pinangyarihan ng kilos. Mahusay! Ang pang-abay na panlunan ay sumasagot sa tanong na saan at nasaan. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng pang-abay na panlunan. Sa bundok ng Grairat matatagpuan ang mga kinari. Saan matatagpuan ang mga kinari? Sa bundok Grairat, ma'am. Mahusay mga mag-aaral. Tunay ngang naunawaan ninyo ang pang-abay na panlunan sapagkat nakabuo kayo ng pangungusap na sumasagot sa tanong na saan. Ano naman ang kahulugan ng pang-abay na pamaraan? Ang pang-abay na pamaraan ay nagsasaad kung paano ginaganap ang kilos. Magaling! Ang pang-abay na pamaraan ay sumasagot din sa tanong na paano. Magbigay ng halimbawa. Ma'am, itinali ng mahigpit ni Pranbon ang pakpak ng prinsesa. Tumpak! Paano itinali ni Pranbon ang pakpak ng prinsesa? Nang mahigpit! Magaling! Ang inyong kasagutan ay sumasagot sa tanong na paano. Dumako naman tayo sa pang-abay na pang-agam. Ano ang katuturan ng uring ito? Pag-aalinlangan o kawalang katiyakan po, ma'am. Tama! Ipinakikita sa pangungusap ang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng paggamit ng salitang marahil. Gamitin nga ang salitang marahil sa pangungusap. Marahil, naging mahirap para sa mga kapatid ng prinsesa ang pagkakahuli sa kanya. Magaling! Ipinakikita rito ang kawalang katiyakang damdamin ng mga kapatid sa pinagdaanan ng prinsesa. Ang ikalimang uri ng pang-abay ay ang inklitik. Tatalakayin natin ito pagkatapos ng isang paalala. Uy, classmate, natapos mo na ang mga output natin para sa linggong ito? Ay, oo. Ready na akong magpasa ng mga output ko. Ang galing mo naman, classmate. Ako rin natapos ko na. Ginabayan kaya ako ni nanay sa mga aralin natin sa modules. Ako rin, classmate. Buti na lang, kung hindi available si nanay at tatay, maaari rin kontakin ang mga subject teachers natin. May mga contact number sila na kasama sa ating learning kits. Tama ka, Frenny. Kahit hindi natin sila nakikita, handang tumulong ang mga guro natin sa Doña Aurora National High School, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tunay ngang tuloy pa rin ang pag-aaral, classmate. At kalidad na edukasyon pa rin ang hatid sa atin. Walang hadlang sa ating pag-aaral. Kalidad na edukasyon ay isulong. Mga guro'y handang tumulong. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Doña Aurora National High School at ng istasyong ito. Wika, Panitikan, Pragmatika, at Kasaysayan.
Mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Tumuto sa paaralang panghimpapawid. DWDR-FM 16.3 Dance Radio. Dance Radio. Where learning is amazing. Amazing. Kayo nakikinig sa Filipino Grade 9 kasama si Teacher Sheila May and Fronda. Ako'y nagbabalik. Ipagpatuloy natin ang ating talakayan. Alamin natin ang katuturan ng Inklitik. Ang Inklitik ay kataga sa Filipino na karaniwang nakikita pagkatapos ng unang salita sa pangungusap. Tama! Ito ay kataga na matatagpuan pagkatapos ng unang salita sa pangungusap. Magbigay nga ng halimbawa. Ito na raw ang pinakamalaking kalungkutan ng mga kinnari. Ano ang Inklitik na ginamit sa pangungusap? Ang ginamit na Inklitik po ay raw. Tama! Maliban sa Inklitik na raw, magbigay pa nga ng halimbawa ng Inklitik? Ang mga Inklitik ay man, sana, kasi, nang, kaya, tuloy, lamang, lang, din, rin, ba, pa, muna, pala, na, naman, at daw o raw. Tumpak! Ngayon naman ay dumako na tayo sa pang-abay na benepaktibo. Ano naman ang isinasaad nito? Ang tawag sa pang-abay na nagsasaad ng benepisyo para sa isang tao. At ito ay karaniwang binubuo ng pariralang pinangungunahan ng para sa, o kaya'y benepisyo sa isang tao dahil sa pagganap sa layunin o kilos ng pandiwa. Magbigay ng halimbawa. Hinuli ni Pran Boon ang prinsesa para sa prinsipe. Magaling! Ginamit ang para sa benepisyo ng prinsipe. Ano naman ang pang-abay na kausatibo? Ito naman ang tawag sa pang-abay na nagsasaad ng dahilan ng pagganap sa kilos ng pandiwa. Ito'y makikita sa parirala o sugnay na pinangungunahan ng dahil sa. Magaling! Ito'y makikilala sa parirala o sugnay na pinangungunahan ng dahil sa. Gamitin ang dahil sa pangungusap. Dahil sa kagandahang taglay ng prinsesa, ay nabighani ang prinsipe, kung kaya't umusbong ang isang tunay na pag-ibig sa isa't isa. Napakahusay! Sapagkat ang dahil sa ay nagsasaad ng dahilan ng pagganap sa kilos ng pandiwa. Ano naman ang pang-abay na kondisyonal? Ang pang-abay na kondisyonal ay nagsasaad ng kondisyon para maganap ang kilos na isinasaad ng pandiwa. At ito ay mga sugnay o pariralang pinangungunahan ng kung, kapag, o pag, at pagka. Magbigay ng halimbawa. Abala sa paglalaro ang mga kinnari kung kaya't sinamantala ito ni Pran Boon upang ihagis ang lubit at matagumpay na nahuli si Prinsesa Manora. Mahusay! Ginamit ang katagang kung bilang kondisyon. Palakpakan nga ang inyong mga sarili. Ano naman ang pang-abay na panang-ayon? Ang pang-abay na panang-ayon ay nagsasaad ng pagsang-ayon. Ang halimbawa nito ay oo, opo, tunay, talaga, totoo, sadya, at iba pa. Halimbawa, tunay ngang nakabibighani ang ganda ni Prinsesa Manora. Ang pang-abay na panang-ayon ay ang salitang tunay. Napakahusay! Ngayon naman, kung may pang-abay na panang-ayon, tiyak may pagtanggi. Ito ang pang-abay na pananggi.
Ano naman ang katuturan nito? Ma'am, ang pang-abay na pananggi naman ay pang-abay na nagsasaad ng pagtanggi tulad ng hindi, di at ayaw. Magbigay ng pangungusap na pananggi. Hindi inaasahan ng mga kinari ang sinapit ng kanilang nakababatang kapatid. Ginamit sa pangungusap ang salitang hindi bilang pagtanggi. Tama! Ibigay nga ang huling uri ng pang-abay at gamitin ito sa pangungusap. Ang pang-abay na panggaano, ito ay nagsasaad ng sukat at timbang. Halimbawa, nanatili ng 100 taon ang pagmamahalan ng prinsipe at prinsesa. 100 taon ang ginamit na pang-abay na kung saan ito ay nagsasaad ng sukat. Napakahusay ninyong lahat! Tunay ngang naunawaan ninyong mabuti ang ating aralin sapagkat kayo ay nakapagbigay ng mga halimbawa ng bawat uri. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Bago tayo dumako sa mga gawain, ako'y magbabalik pagkalipas ng isang paalala. Nako, malapit na ang pasahan ng outputs! Retrieval time na naman! Narito ang mga dapat mong tandaan sa pagbasa ng outputs mo kadoon yan. Tiyaking nakasulat ang iyong pangalan sa bawat subject na iyong ipapasa. Oops! Huwag ding kalimutang isulat ang iyong section kung saan ka kabilang. Mahalagang lagyan din ng label na week 1, week 2, 3, o 4 ang inyong outputs kung anong aralin at bilang nito upang malaman ng guro kung kompleto ang inyong ipinasang outputs sa bawat linggo. Katonyan, isulat din ang pangalan ng iyong guro sa bawat subject. Kung may color coding, sundan ito upang madaling malaman ng inyong advisor at maibigay sa tamang guro. Paghiwalayin ang sagutang papel sa bawat subject. Huwag paghaluin ang iyong mga sagot sa 2 subject sa iisang papel. Ayusin ang outputs batay sa mga sumusunod. Una, sagot ng mga gawain. Pangalawa, reflection. Huwag ring kalimutan ang validating questions at summative test kung mayroon. Kung masusunod mo ang mga ito, tiyak ang mga guro ay hindi malilito. Sa pagpasa ng mga outputs, tiyaking maayos at organisado. Isang paalala mula sa pamunuan ng Tonya Ororo National High School at ng istasyong ito. Kayo nakikinig sa Filipino Grade 9 kasama si Teacher Sheila May and Fronda. At ako ay nagbabalik. Sa pagkakataong ito ay inyong sasagutin ang unang gawain sa pahina 4 hanggang 5. Narito ang panuto. Basahin at suriin ang mga pangungusap. Piliin ang pang-abay na ginamit at suriin kung anong uri ito. Uulitin ko ang panuto. Basahin at suriin ang mga pangungusap. Piliin ang pang-abay na ginamit at suriin kung anong uri ito. Naunawaan ba mga anak? Opo, ma'am! Magaling kung ganon. Simulan na natin. Unang bilang, sa India nagsimula ang larong chess. Ano ang pang-abay na ginamit sa pangungusap? Ma'am, ang pang-abay po na ginamit sa pangungusap ay ang sa India. Tama! Anong uri ng pang-abay ang sa India? Ma'am, ito po ay panlunan sapagkat ito po ay sumasagot sa tanong na saan o nasaan. Napakagaling! Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Naimbento ito noong bago pa mag-ika-anim na siglo. Anong pang-abay ang ginamit sa pangungusap? Ma'am, ang ginamit pong pang-abay sa pangungusap ay
noong bago pa magkikaanim na siglo. Tama! Anong uri ng pang-abay ito? Ma'am, ito po ay pang-abay na pamanahon sapagkat ito po ay sumasagot sa tanong na kailan. Napakagaling! Ganyan rin ba ang sagot ninyo, mga mag-aaral? Opo, ma'am! Nakuha rin po namin ang tamang sagot. Ikatlong bilang, masayang nilalaro ng mga tao ang larong ito. Ano ang pang-abay na ginamit sa pangungusap? Ma'am, ang ginamit pong pang-abay sa pangungusap ay masayang at ang uri nito ay pamaraan. Tama! Ito ay pang-abay na pamaraan sapagkat sumasagot ito sa tanong na paano? Ikaapat na bilang, hindi ako marunong maglaro nito. Anong pang-abay ang ginamit sa pangungusap? Ma'am, ang pang-abay po ay hindi. Kung gayon, anong uri ng pang-abay ang ginamit? Ma'am, ito po ay pananggi. Magaling! Ito nga ay pang-abay na pananggi dahil sa salitang hindi. Ngayon naman ay dumako tayo sa panghuling bilang. Madali raw matutunan ang laro. Anong pang-abay ang ginamit sa pangungusap? Ma'am, ang pang-abay pong ginamit ay raw. Kung gayon, anong uri ng pang-abay ang raw? Ma'am, ito po ay inklitik. Magaling! Ngayon, mga anak, naunawaan ba ninyo ang ating gawain? Opo, ma'am! Magaling kung ganon. Dumako na tayo sa ikalawang gawain. Kaya pa ba, mga mahal kong mag-aaral? Opo, ma'am! Mahusay! Alam kong kayang-kaya pa ninyo. Ang ikalawang gawain ay makikita sa pahina 5. Natutuhan ninyo ang 11 na uri ng pang-abay. Ngunit sa gawain ito, 3 uri ng pang-abay lamang ang inyong gagamitin sa pagsulat o pagbuo ng inyong sariling alamat. Ito ay ang pamanahon, panlunan at pamaraan. Uulitin ko ang panuto. Sa gawain ito, 3 uri ng pang-abay lamang ang inyong gagamitin sa pagsulat o pagbuo ng sariling alamat. Ito ay ang pamanahon, panlunan at pamaraan. Bumuo kayo ng balangkas o banghay ng inyong alamat para bago pa ang pagsulat ay mapag-isipan ninyo ng mabuti kung paano ito sisimulan, pasisidhiin at wawakasan. Ito ay dapat makasunod sa pamantayan na makikita sa pahina 5. Para sa huling gawain, ang pangwakas. Ilahad ang natutuhan sa araling ito. Patunayan sa pagbibigay ng halimbawa o karanasan. Maliwanag ba ang aralin natin? Opo, ma'am! Napakagaling ninyo. Natapos na natin ang ating mga gawain. Siguradong mas napalalim ninyo ang inyong pag-unawa sa ating aralin sa pamamagitan ng mga gawaing ibinigay ko sa inyo. Kahanga-hanga kayo, mga mag-aaral. Binabati ko kayo sa inyong mahusay at matiyagang pakikinig sa ating aralin. Ang mga uri ng pang-abay. Tandaan, mga anak, na mayroong 11 uri ang pang-abay. Ito ay ang pamanahon, panlunan, pamaraan, pang-agam, inklitik, benepaktibo, kausatibo, kondisyonal, panang-ayon, pananggi, at panggaano. Tandaan rin na ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing sa isang pandiwa, panguri at kapwa pang-abay. Sana ay naihatid ko sa inyo ang isang makabuluhang aralin sa araw na ito. Muli kayong tumutok sa ating silid-aralan sa radyo para sa ating susunod na aralin sa Filipino 9. Ako ang inyong nakasama sa inyong pag-aaral, Teacher Sheila Mae N. Fronda.
na nag-iiwan sa inyo ng mapayapang araw. Hanggang sa muli, paalam! At iyan ang kabuuan ng ating aralin ngayong araw. Maraming salamat, Teacher Sheila, sa iyong paggabay sa mga mag-aaral sa ikasyam na level. Tunay ngang panibagong kaalaman na naman ang naihatid sa pamamagitan ng ating radyo eskwela. Kung mayroon mang gawain na hindi ninyo natapos, maaari itong balikan sa inyong malayang oras. Ang iskripan radyo ay isinulat ni Sir Ernel F. Aguinaldo. Muling tumutok sa ating susunod pang aralin dito sa 106.3 FM Dance Radio sa ngalan ng Filipino Learning Area. Ako ang inyong radio host, Teacher Dennis D. Abrujena. Magandang araw sa inyong lahat. Paalam! Pantikan, pragmatika, at kasaysayan. Mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Tumuto sa paaralang panghimpapawid. DWDR-FM 106.3 Dance Radio. Dance Radio. We're learning. It's amazing. Amazing. Dance Radio, sinikaralan sa radio, atin namin makabago para anong pagkukuro. Wala nang makakapigil pa, Sulong Arangkada 106.3 Dance Radio sa Aurora Isabela. Edukasyon sa sulong, sana magtulong-tulong, sulong edukalidad. That's radio. Learning is amazing. Kami ay nagbabalik sa ating talakayan sa radyo. I-comment ang heart na sticker sa ating comment box kung handa ka na sa ating talakayan. Muli, mga mag-aaral, i-comment ang heart sa ating comment box kung handa ka na sa ating talakayan. Ayan, hindi man sila nag-comment, ma'am, pero pinaulanan tayo ng heart na emoji. Okay. Yes, ma'am, kitang-kita nga. Okay, tiyak na handang-handa na sila sa ating talakayan ngayon, kaya dumako na tayo sa ating pagtalakay. Ayan. So, mayroon tayong makikita sa ating screen na sa oras na mga ito. Okay. So, ang gagawin lamang ninyo ay hulaan kung ano ang isinasaad ng bawat larawan. Ang tawag natin dito ay 4 picks, 1 word. Okay. So, tignan natin sa unang slide. Okay, ano kaya ito? Meron kayong 5 segundo para sa pagsagot. Okay, ano kaya ang kasagutan sa unang slide, Ma'am Valerie? Ma'am, ano may pa? Sumagot na, Ma'am. Ismael Pascual from grade 9, SPJ Pamanahon. Si Yan Kabunot from grade 9, Mendel Pamanahon. Zoe Kate Guerrero, ayan, nag-heart. Okay, Angeli Pineda. Yes, ma'am. Pamanahon. Jewel Lacanilaw. Christian Bino. Natasha Pertan Pamanahon. Okay, ang kanilang mga kasagutan ay tumpak na tumpak dahil ang mga larawang makikita ay tumutukoy sa panahon. Okay, dumako tayo sa
ikalawang slide. Ayan, tingnan naman natin kung ano ang kasagutan ng ating mag-aaral dito sa ikalawang slide. Okay, ano kaya ang mga nasa larawan? Ayan, sa unang larawan, ma'am, ay pedestrian lane. Okay, ano kaya yan? May sumagot na, ma'am. Si Tracy Ann Bulilan, ang sagot niya ay panlunan. Correct. Okay, Natasha Pertan, panlunan. Sean Cabunot, panlunan. Anjali Pineda, sumagot na rin ba sa Anjali Pineda? Ang Shahad Maneha, panlipunan naman kay Shahad. Okay, so tama ang inyong naging kasagutan. Ito ay isang panlunan. Napakahusay ayan ng panlunan mga mag-aaral. Batid ko rin masasagot nila ang ikatlong bilang. Yes. Okay, so sa ikatlong bilang, tignan na ninyo mga anak kung ano yung mga nasa larawan. Okay, ano kaya ang sa kasagutan sa ikatlong slide? Okay. Okay, may sumagot na si Katrina May Andres, ang 9SPJ. Sabi niya, pamaraan. Yan, Anjali Pineda, pamaraan. Natasha Pearlton, pamaraan. Okay, si Hans Galitano, ang sagot din niya ay pamaraan. Okay, Kate Siren Santiago, ordinaryo, pamaraan. Okay. And Tracy Ann Santiago, yes ma'am, yan, naulit na. Yan, Jamaica Santos from Grade 9 SPJ, pamaraan. Denny Salili, pamaraan. Wow, ang galing na mga anak okay natin. Okay, April Joy Dumisil, pamaraan. Yan, ang inyong mga kasagutan mga anak ay tumpak na tumpak. Okay, ngayon, alam nyo ba mga mag-aaral ng pamanahon, panlunan at pamaraan na nakita natin sa mga sa slides kanina ay mga uri ng pang-abay na kadalasang ginagamit sa ating mga nababasang akda gaya ng alamat. Ayan, tama ka dyan Ma'am April. Kaya alamin natin kung ano nga ba ang tinatawag na pang-abay. Yan, mga anak, ang mga pang-abay o ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing sa isang pandiwa, panguri at kapwa pang-abay. Isa sa mga bahagi ng pananalita na maraming uri ay ang pang-abay. Isa rin ito sa mga bahagi ng pananalita na kadalasan ay makikita sa mga pangusap. Ito ay tinatawag na adverb sa wikang Ingles. Okay, tama ka Ma'am Val, kasi pag sinabi nating pang-abay, ito ay may relasyon sa panguri, pandiwa at kapwa pang-abay. Mayroon tayong iba't ibang uri ng pang-abay. Ito ay ang pamanahon, panlunan, pamaraan, pang-agam, inklitik, benepektibo, kausatibo, conditional, panang-ayon, pananggi at panggaano. Ngunit sa pagkakataong ito, bibigyan din natin ang tatlong uri lamang, ang pamanahon, panlunan at pamaraan gaya ng nakasaad sa ating layunin. Isa-isahing ipaliwanag ang bawat uri ng pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan at mga halimbawa nito upang lalo nating maunawaan kung ano ang mga ito. Okay, unahin na nating bigyan diin ang uri ng pang-abay na pamanahon. Okay, kapag sinabi nating pamanahon, ito ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng isang pandiwa sa pangusap. Ito ay may tatlong uri. May pananda, walang pananda, at nagsasaad ng dalas. So kapag sinabi nating may pananda, ito ang mga ginagamit. Ang, sa, noon, kapag, kung, tuwing, buhat, mula, umpisa, hanggang. So kapag sinabi naman nating walang pananda, ginagamit ang kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali, at iba pa. So nagsasaad ng dalas, araw-araw,
tuwing umaga, taon-taon, at iba pa. So narito ang halimbawa. Umabot sa 100 katao ang nilikas kahapon sa nangyaring gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. So ano kayang panggamit ang pang-abay ang ginamit sa pangusap? Ma'am Valerie? Ayan, ma'am, ulitin natin yung pangusap. Suriin natin ng mabuti. Yan. Umabot sa 100 katao ang inilikas kahapon sa nangyaring gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Okay, dun sa katanungan ni Ma'am April, anong pang-abay ang ginamit sa pangungusap? Okay, so kung titignan natin yung pangusap, ma'am, ginamit ang salitang kahapon. Pang-abay na kahapon. Okay. Okay, ito ay walang pananda, ma'am, di ba? Yes, okay, nabanggit mo kanina. Okay. So alam nyo ba, mga mag-aaral, na ang nagaganap sa gera sa pagitan ng Ukraine at Russia ay may malaking epekto sa ekonomiya ng bansa? Ramdam nyo ba, ma'am? Ramdam nyo ba, ma'am? Yes, ramdam. Yes, ramdam. Correct. At damay tayo dyan. Okay. So, dati-dati kasi, ang presyo ng langis ay maabot lamang sa 45.8 kada litro. Samantalang sa kasalukuyan, ito ay maabot na sa 70 kada litro ang langis. Okay, tignan natin kung gaano nga ba ang itinaas nito. So 70 less 45.8 is equal to 24.2. So nakita natin yung difference ng gasolina ngayong panahon na ito dahil sa epekto ng gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Yes, ma'am. So, nakaka-apekto rin ito sa ating ekonomiya. Bakit nga ba nakaka-apekto ito sa ekonomiya ng bansa natin? Dahil ang Russia kasi ang isa sa pinakamalaking oil exporter sa mundo ngayon. Responsable ito sa 4-5 bariles ng langis kada araw o may 8% ng pandaigdigang supply. Saudi Arabia, ang US at Russia ang nasa top 3 oil producers sa ngayon. Isa rin ang Russia sa top exporters ng natural na gas sa mundo. Ayan, Ma'am April, kagabi ay nakikinig ako ng bombo radyo. Ayan, tinawagan ko agad yung mother ko. Sabi ko, punta kayo agad sa gasolinahan, mag-imbak na ng langis. Dahil magtataas daw simula ngayong araw ng 12 pesos. Kaya kagabi, yan, ayun sa Bombo Radyo, ang daming nakapila sa mga gasolinahan, dala-dala nila yung mga drum-drum nila, nag-iimbak na sila. Okay, so hindi natin masisisi ang tao, di ba? Kumbaga, parang binibigyan natin ng pagkakataon ang mga nagtitinda ng langis sa ganun na pataasin ang presyo. Pero hindi natin sila masisisi dahil sa pangyayari ngayon. Diba? Yes, ma'am. Oo. Kaya dapat nating, hindi natin siguro mababawalan yung mga tao kasi baka bukas tataas na naman ng 2 pesos. Yes, diba? Ma'am. Tignan nyo nga, ma'am, yung kanina lang, ma'am, diba? 24.2 ang itinaas na kaagad. Wala pang isang buwan yan, diba? Yes, ma'am. Eh ngayon nga, ngayong araw, 12 pesos ang itataas kada dito. Napakataas na ng, napakamahal na ng presyo ng langis. Ayan, kaya sana ay mahinto na ang labanan dahil marami na ang naapektuhan nito. Ayan, dumako tayo sa ikalawang halimbawa. Ayan, oras-oras ay nakaantabay ang mag-anak na Cruz sa bagyong paparating. Yan, inuulit ko. Oras-oras ay nakaantabay ang mag-anak na Cruz sa bagyong paparating. Yan, alin ang pang-abay ang ginamit sa pangungusap, mga anak? Ma'am, tignan natin kung baka merong nag-chat sa ating chat box. O kaya ay may nag-text, ma'am, di ba? Yes, ano ma'am. Kaya ang pang-abay na ginamit sa pangungusap? Oras-oras ay nakaantabay ang mag-anak na Cruz sa bagyong paparating. Ano kaya ang pang-abay na ginamit? Ayan. Ang sagot ni Tracy Ann Bulilan, oras-oras. Okay. Ayan, ang kanyang kasagutan ay tumpa. Yes, ma'am. Yes. Okay, ay ito ay isang tawag dito pang walang
pananda. Okay, oras-oras. Yes, ma'am. Okay, so tama lamang yun, ano, mga kasama, na kinakailangan maging handa tayo sa mga paparating na mga kalamidad. Kasi kinakailangan paghandaan natin yung mga sakunang ating nararanasan. So, unang-una, ihanda natin ang ating mga supplies, tubig, pagkain, first aid, extra na baterya, flashlight, mga damit at iba pa. Okay, gaya ng sabi na Ma'am April kanina, sabi niya sa room ko, ay ma'am, may kwan ka, may radyo ka. Sabi ko, handang-handa sa anumang kalamidad na darating. Kasi alam ko, pagka meron tayong mga radyo, malalaman natin kung ano yung mga pangyayari sa araw-araw. Okay, yes, nalalaman ma'am natin. Okay, so tama, i-comment ang like kung agree kayo, mga mag-aaral. Okay, so dumako na tayo sa pang-abay na panlunan. Okay, ito ay nagsasaad ng lugar kung saan naganap ang pangyayari. Ito ay nagsasabi kung saan ginawa, ginagawa, at gagawin ang kilos sa pangungusap. Tumutukoy din ito sa pook na pinangyarihan o pangyayarihan ng kilos sa pandiwa. Okay, take note, tumutukoy ito sa pook. Okay, so karaniwang ginagamit ang pariralang sa kay o kina. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Okay, mga dapat tandaan, ang sa ay ginagamit kapag ang kasunod ay isang pangalang pambalana o isang panghalip. Kay o kina, kapag ginagamit ito sa kasunod ay pangalang pantangi na pangalan ng isang tao. Okay, halimbawa, nagtungo ako sa klinika upang magamot ang aking mga sugat sa paa upang maiwasan ang tetano. Okay, ano kaya ang pang-abay na ginamit sa pangungusap? Okay, nagtungo ako sa klinika upang magamot ang aking mga sugat sa paa upang maiwasan ang tetano. Yan, Ma'am Leila, may sumagot na. Lorely Faye Orate from grade 9 is PJ yan. Sa klinika, ang kanyang kasagutan. Okay, kasi madali nating matukoy ang pang-abay na panlunan kapag ginagamit natin ang tanong na saan, di ba? Yes, ma'am. Okay. So, alam nyo ba, mga mag-aaral, na pinapayo ng mga doktor na huwag ipagsawalang bahala ang tetano sapagkat ito ay lubusang nakamamatay. So, tignan natin base doon sa pangungusap na ginawa. Nagtungo kaagad siya sa klinika upang magamot ang kanyang mga sugat sa paa upang maiwasan ang tetano. Okay. So, ano-ano ang mga minumungkahi ng mga doktor para dito? Okay, pagpapabakuna laban sa tetano, pagsusuot ng mga tsinelas o sapatos, paghuhugas ng mga kamay o ng paa, paglilinis agad ng sugat. So yan ang lagi nating tandaan upang makaiwas tayo sa tetano. Kasapulan nga anadan tayo, tibagbagi tayo, tapnohan tayo kaptan ti sakit, lalalo tatanga panawen, narigati agkasakit. Yan, usto launay at ako na Ma'am April, narigati agkasakit. Ayan, dumako tayo sa ikalawang halimbawa. Eto, ada nakitak nga naimas nga potahe ijay kantina. Yan, ulitek, ada nakitak nga naimas nga potahe ijay kantina. Oh. Ana kaya ana nga taajay Ma'am Val nakitam. Ayan. Ana nga putahe DJ Ma'am Val. Basta naimas. Naimas nga putahe. Okay? Mula dito sa pangusap na ito, mga mag-aaral, tukuyin nga natin kung anong pang-abay ang ginamit. Okay, may sumagot na Ma'am. Ay, madami na palang sumagot, Ma'am. Yes, April. Ma'am. Okay, ang kasagutan ni Ismael Pascual ay ijay kantina. Okay, nakakatuwa pala Ma'am April, kasi yung mga bata, hinihinday din nila yung mga salitang iyon. Kaya may ijay kantina. Okay. Sabi ni sinay kanina, sinagot ni
Natasha Ismael Pascual. And si Angeli Pineda din, ma'am. Jai Cantina. And Tracy, Ijai Cantina. No, yung bagata yung Ijai, kasi lakad atayo, ana. Jai Cantina. Okay, kaya so kitain tayo akakadwa. Adi nabasa tayo, Ijai Cantina, ket adda katumbas na atoy Tagalog nga sa. Okay? So yung sa, pagka ginamit na, sa Tagalog nga natin yon sa kwan ma'am Valerie, kasi sa kantina. Okay, sa kantina. So, yun yung katumbas niya sa wikang Filipino natin. Okay, Jay Cantina sa kantina. Okay. May ano pa? Maraming sumagot. Sinagot nila ng tama. Okay, Jay Cantina. Tama, mga anak. So, dumako na tayo sa ikatlong uri ng pang-abay. So, ang pamaraan. Okay, ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap o magaganap ang kilos na ipinahayag ng pandiwa. Ginagamitan ito ng mapanandang ng, na, o, at ng na ng. Ito ay sumasagot sa tanong na paano yung na kwan natin, nakita nating ng doon na gitling, ito ay dinudugtong natin sa salita. So, ang pamaraan ay sumasagot sa tanong na paano. Okay, halimbawa, bumati at yumukod ang bata ng may paggalang. Anong pang-abay ang ginamit sa pangungusap? Okay, tignan nga natin ang kasagutan ng ating mga mag-aaral. Okay, mula sa pangungusap na ito, bumati at yumukod ang bata ng may paggalang. Anong pang-abay ang ginamit, mga anak? Ang sagot ni Angeli Pineda, nang. Okay, kung gagamitin natin ito sa pangungusap, Ma'am April, paano bumati at yumukod ang bata? O, di ba? Yes, ma'am. O, sabi natin sa pamaraan ay ginagamitan ng tanong na paano. Doon sa sagot kanina, ma'am, ni Angeli Pineda, ang nang anak ay pananda. Yes. Yan na, ang nang, N-A-N-G ay pananda. Pananda. Okay, so, nang kaya, nang may paggalang. Yes, paano siya bumati? Ang tamang sagot doon ay, bumati ang bata ng may paggalang. Dahil ang pamaraan, ang pang-abay na pamaraan ay sumasagot sa tanong na paano. Paano isinagawa ang kilos? Tama. Tama. Okay, so tignan natin ang ikalawang halimbawa. Okay. Pinanghahawakan ng mahigpit ng maifugaw ang kanilang kaugalian at tradisyon dahil ito ang kanilang pagkakakilanlan. Okay, so mula dito sa pangungusap, mga anak, uulitin ko, pinanghahawakan ng mahigpit ng mga ifugaw ang kanilang mga kaugalian at tradisyon dahil ito ang kanilang pagkakakilanlan. Anong pang-abay ang ginamit sa pangungusap? Okay, kung ito ay ating sa paraang patanong, paano, di ba? Paano pinangahawakan? Tama ba? Yes, ma'am. Ng mga ifugaw ang kanilang tradisyon. Ayan, tignan natin. Ma'am, may sumagot na pala. Ayan, Angeli Pineda, ng mahigpit. Jewel, ng mahigpit. Erica, ng mahigpit. At marami pang sumagot, ma'am. Yes, ma'am. Okay, tunay na sila ay nakaantabay. Okay. Okay, so dito sa ng mahigpit, mahabang nang ito, N-A-N-G, nang mahigpit. Tama yung sa yung kwan natin, nagkamali lang si Ma'am April. Okay? Typo error. Oo, typo error. Okay. Tama naman dito sa nilagay ni Ma'am April dito. Okay. So, pinananatili, ayan. Yes. Medyo excited kasi ako ngayon sa gawain mga bata eh. Okay, pinananatili nila ang kanilang kultura, tradisyon, maging ang paraan ng kanilang pananamit dahil ito ang kanilang
pagkakakilanlan. Okay, kung magagawi tayo sa bahagi ng Daligkalinga, 'di ba? Tama ba mga kasama? Yes, ma'am. Okay. Mapapansin natin ang mga kasama nating mga ifugaw ay nakatalagang intact pa rin yung kanilang kultura, yung kanilang mga paniniwala, yung kanilang mga pananamit. Okay? So kinakailangan lang din nating irespeto ang kanilang mga kultura at paniniwala. Yes, Ma'am April, nakailang beses na din akong bumisita diyan sa Daligkalinga dahil diyan nagtatrabaho yung aking asawa, Ma'am. Ayan sa elementary. Nakita ko, Ma'am, na yung mga ninuno nila, yung mga matatanda ay nakasuot pa rin ng mga accessories dito sa leeg, dito sa kanilang ulo. Ayan. Talagang sinasabuhay pa rin nila yung kanilang kinagawian. Yes, Ma'am. So, huwag kayong magtataka, mga mag-aral, kung may mga makikita kayong mga nakasuot na mga accessories, di ba? Kasi minsan... Yes. Pero ang gandang tignan. Sobrang na-appreciate ko. Yes. Kasi yun ang kanilang pagkakakilanlan. Yes, yes, ma'am. Diba? Okay. So, dumako pa tayo sa isa pang halimbawa. Tumulong ng buong kaya ang bata sa kanyang kamag-aral na may kapansanan. Okay. Ano kaya ang pang-abay na ginamit sa pangusap? Okay, mga mag-aaral. Yan, tukuyin muna natin ang pandiwang ginamit dito, di ba? Yes, ma'am. Tumulong ang bata sa kanya, okay, ang bata sa kanyang kamag-aral na may kapansanan. Ang pandiwang ginamit dito ay yan, tumulong. Ngayon ang yes. Tanong, ano dapat ang kailangan itanong, ma'am? Paano yes. tumulong ang bata sa kanyang kamag-aral? Yes, paano tumulong ang bata? Okay, may sumagot na ma'am. Ang sagot ni Natasha Pearltan ng Buong Kaya. Si Kimi Shaira Ramos, Buong Kaya. Okay, gamitin din natin ang mga pananda. Huwag natin kakalimutan, mga yes. anak. Okay, Erica. Sabi ni Miss Dela Cruz, ng Buong Kaya. Okay, so napakahusay. Tama ang iyon, mga ma'am. So kinakailangan natin na tulungan ang ating kapwa, lalo na ang may kapansanan, at dapat ay pantay-pantay ang ating pagtingin sa bawat isa. Tama yun, ma'am. So, dapat kung ano man yung nakikita natin, di ba, huwag nating samantalahin yung mga ganong pagkakataon. Maging magpakita tayo lagi ng respeto sa bawat isa. Tama, ma'am. Ayan, okay, batid kong maliwanag ang pagkakalahad natin ng pang-abay at mga uri nito, kaya naman subukin nga natin ang kakayahan ng ating mag-aaral. Yan, ito ang ating gawain. Okay, so tama ka dyan, Ma'am Val, kaya simulan na natin. So ibig sabihin, Ma'am, dito sa gawain, makikita na natin ang mga kasagutan ng ating mga mag-aaral. Kaya mga anak, tumutok lamang sa ating talakayan dahil kayo ay sasagot na sa aming mga inihandang gawain. Okay, tignan natin ang unang bilang, Ma'am Leila. Okay, so number one, sa Biyernes, magtatanim ng palay ang mga magsasaka. Okay, okay, so anong pang-abay ang ginamit sa pangusap? Anong uri ito ng pang-abay? Ayan, tignan natin, Ma'am. May sumagot na Lorely Faye Orates. Ang sagot niya ay sa Biyernes, ito ay pang-abay na pamanahon. Si Erica. Yan, ma'am. Yes, Erica De La Cruz, Biyernes, pang-abay na pamanahon. Tama ba, Ma'am April? Yes, ma'am. Okay, dahil ginamit ang sa Biyernes. Ang Biyernes ay tumutukoy sa panahon. Yes. So ulitin natin, huwag nilang kalilimutan yung pananda. Yes, ma'am. Okay, lagi yes. nilang idugtong yes, ito. Yes, ma'am. So kinakailangan matukoy ang pang-abay na pang-abay na ginamit at kung anong uri ito ng pang-abay. Tatlong pang-uri lang naman yung binigyan natin ng diin. Pamanahon, panlunan at pamaraan. Okay, dumako tayo sa ikalawa.
Okay, so number two, nagpamahagi ng safety kits ang kawani ng gobyerno sa mga tao sa bayan ng Isabela bilang panlaban sa pandemya. Okay, anong pang-abay ang ginamit sa pangusap at anong uri ng pang-abay? Ayan, mga anak, mag-type na sa ating chat box. Okay, ano kaya ang kasagutan? Okay, ulitin ko, nagpamahagi ng safety kits ang kawani ng gobyerno sa mga tao sa bayan ng Isabela bilang panlaban sa pandemya. Okay. Meron nang sumagot, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sabi ni Lori Lifey Orate, sa bayan ng Isabela, at ang uri ng pang-abay ay panlunan. Tama kaya, Ma'am Val? Ayan, ang kanyang sagot, ma'am, ay tama. Okay, tignan din natin ang kasagutan ng mga ibang mga mag-aaral. Sabi ni Christian Vino, sa bayan ng Isabela, panlunan. Gerald Fernandez ng Nine Atis, sa bayan ng Isabela, panlunan. Ayan. Princess Joy Corbito from Grade 9 SPJ, sa bayan ng Isabela, panlunan. Ismael Pascual, sa bayan ng Isabela, panlunan. Yung para-para sila, ma'am, ng kasagutan. Okay, so tama ang kanilang mga nabanggit. Okay, so dumako na tayo sa ikatlo na. Yes, ma'am. Okay, so ikatlo ay kinamayan niya ako ng mahigpit. Paano niya ako kinamayan? Okay, so para makita nila yung paano ginamit yung pang-abay at anong uri ng pang-abay ito. Kinamayan niya ako ng mahigpit. Doon pa lang sa pananda, kitang-kita na yung pang-abay. Okay, mga mag-aaral, sagot na sa ating comment box. Lord Lifey Orate, ng mahigpit pamaraan. Christian Vino, ng mahigpit pamaraan. Yan, Gerald Fernandez, ng mahigpit pamaraan. Yan, may sumagot pa sa'yo, ma'am, ano, ma'am Leila. Okay, wala pa, ma'am. Mukhang nahuhuli itong ano ko. Kay Kimi Shaira Ramos, ng mahigpit pamaraan. Jocelle Salviejo, ng mahigpit pamaraan. Yan, talagang naintindahan nilang ating aralin ngayon. Tumpak ang inyong mga kasagutan, anak. Okay, napakahusay ng ating mga mag-aaral sa pagkakataon na ito. Kaya, itap ang heart, emoji heart, kung ganap na naunawaan ng ating talakayan. Ayan, ang dami ng mga heart. Okay, talagang ganap na naunawaan ng ating mga mag-aaral ang ating tinalakay sa araw na ito. Ayan, natapos na nating talakayin ang pang-abay at uri nito. Tandaan natin na ang pang-abay o adverb kung tawagin sa wikang Ingles ay mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ayan, tatlo ang uri ng pang-abay na binigyan natin ng pansin. Ito yung pamaraan. Una, pamaraan, paraan. So sumasagot ito sa tanong na paano isinagawa ang kilos. Pangalawa, panlunan. Okay, panlunan, lunan. Lugar. Ito ay lugar. Kaya sumasagot sa tanong na saan. Ikatlo ay pamanahon. Pamanahon, panahon. Kaya sumasagot sa tanong na kailan isinagawa ang kilos. Ayan, bukod sa tatlo, meron ding mga iba pa na uri ng pang-abay gaya ng pang-agam, inklitik, benepaktibo, kausatibo, conditional, pananggi, panggaano, at panang-ayon. Wow, ang dami pa ng uri ng pang-abay. Okay, so dumako na tayo sa iba pang gawain. Okay, so pumili ng isang larawan sa ibaba at sumulat ng sariling alamat batay dito. So pumili ng isang larawan na gagamitin sa inyong alamat. Gumamit ng pang-abay na pamanahon
panlunan at pamaraan sa pagbuo nito. So nakita natin, mayroon tayong tatlong larawan. Ito ay ang mga pamaypay, mansanas at tsinelas. Okay, so meron tayong pamantayan sa pagsulat ng isang alamat. Okay, una ang kalinawan, 10 bahagdan, kaangkupan, 5 bahagdan. Siyempre, nariyan ang pagkamalikhain, 5 bahagdan. Ayan, kaya sa kabuuan, ma'am, ay 20%. So, yes, 20%. Yes, ma'am. So, nangangahulugan lamang, ma'am, na mula dito sa ating larawan na makikita sa screen, pamaypay, tsinelas, mansanas, sila ay bubuo ng kanilang maikling alamat gamit ang ating tinalakay na pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan. Okay? So, alam nyo ba mga kasama na pinangkat na natin ang ating mga mag-aaral? Okay, kaya ngayon, aalamin natin ang kanilang output. Papakinggan natin ang kanilang output. Okay, actually, katatawag lang din niya. Oh, excited ata kasi yung bata. Ma'am April, okay. Bigyan lang natin ng diin na itong kung bakit nabigyan na natin. Ito yung kanilang assignment. Okay, so yung takdang aralin nila, binigay natin kahapon para magkaroon ng makasali sila sa talakayan. Okay, yes ma'am. At ito na nga ma'am, oh, yung bata natin. So, tumawag na. Okay, hello? Hello po. Ayan, so, ito na anong nga. Anong pangalan niya ma'am? Anong pangalan mo anak? Ains Guya po ng 9 Mendel. Ains Guya ng 9 Mendel. Okay. Ang kilala ko yan ma'am. Yes from ma'am. Bolinao. Yes, actually under sa akin tong batang to. Yes. Okay. So, sabi natin kanina, magbabahagi sila ng kanilang nagawang alamat base dito sa mga larawan. So, anak, may napili ka na bang larawan? Yes po, ma'am. Okay. Anong larawan ang napili mo? Tsinelas po. O, tsinelas wow. Daw. Okay. So, maari ba naming pakinggan ang iyong nagawa, anak? Okay, so anak, pwede mo nang simulan ang iyong alamat tungkol sa tsinelas. Ang alamat ng tsinelas. Noong unang panahon, may isang bata na nagngangalang Chin. Ang pamilya ni Chin ay isa sa mga maharlika sa bundok ng Makibi. Siya ay namuhay ng marangya at komportable. Isa sa mga iniingatan ni Chin ay ang kanyang paa dahil sa labis nitong puti at walang ni isang imperfeksyon. Dahil dito, nagpahanap ng mga tagabuhat na alalay ang tatay ni Chin. Kayan sa pagsulat. Ngunit, walang nagtatagal dito dahil lagi niya itong binubulyawan ng malakas. Isang araw, umalis ang magulang ni Chin at ang kanilang mga alalay. Ang natira lamang ay isang matandang hardinero. Sumigaw ng malakas si Chin dahil gusto niyang magpabuhat at bumaba. Umakyat ng mabilis ang matandang hardinero. Ngunit, nung una, nag-aalinlangan ang matanda dahil di niya na kaya magbuhat ng mabigat. Ngunit, nagwawala. Kaya binuhat ang matanda si Kim. Nung binuhat niya ito, agaran silang natumba at nasugatan si Kim. Dahil sa labit, lahat na galit na nagalit si Kim, sinuntok niya ng malakas ang matanda. At siya ay nagulat nang maging diwat ang matanda. Napasigaw si Chin ng malakas at tumakbo na lang ng mabilis. Sabi ng diwata, dahil sa naranasan ng ibang tao na protekta ng iyong paa, ngayon ikaw na ang pro-protekta sa paa ng iba. Pagdating ng magulang si Chin ay umiyak ng tahimik ang mga ito. Tumakbo ng mabilis ang mga alalay upang hanapin si Chin. Sapagkat ang natagpuan na lang nila ay dalawang pares na nang sapayin sa paa na pinalaunang tinawag na tsinelas. Okay. Napakahusay ng kanyang alamat, ma'am. Diba? Nagamit ng mabuti ang pang-abay na pamanahon, panlunan, at pamaraan. So, ang kanyang binahagi ay
alamat ng tsinelas. Nandyan pa ba siya, ma'am? Si yes, Ains? Ma'am. Yes. Okay, Ains. Gawin, ano periyado niya? Ains? Guya. Guya. Okay, ano yung pang-abay na naginamit dun sa pang-abay na pamanahon? Pamanahon. Okay, Ains, anong mga, anong pangusap ang ginamit mo sa pang-abay na pamanahon? Isang araw umalis ang magulang ni Chin po. Isang araw umalis ang magulang ni Chin. Okay, so ginamit ang isang araw. Ito'y tumutukoy sa pang-abay na pamanahon. Okay, very good. Okay. Ang alam ko kasama niya si Rayo Mori de Guzman, ma'am. Tama ba? Ains Guya? Kasama mong gumawa sa alamat? Yes po. Okay, so napakahusay ng kanilang output na gamit ng mabuti ang pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan. Okay, saan daw nangyari, ma'am, April? Saan nangyari ang alamat mo, anak? Bundok ng Makiling po. Sa bundok ng Makiling. Okay, very good. Kasi alam niya kung paano niya ipapasok yung tatlong uri ng pang-abay. Yes, ma'am. Okay, maraming salamat, anak, sa iyong ibinahaging output sa araw na ito. Ayan, okay. Sa tingin ko, ma'am, dahil ang ganda ng kanilang output ay meron silang reward. Yes, ma'am. Okay, okay. So bahala na si subject teacher na magbibigay yes. ng reward. Okay, so napakahusay ang kanilang ginawa. Okay, so clap, clap, clap sa grupo nila Ains Guya. Yes, ma'am. At alam pa natin, dahil hindi man natin narinig ang ilan sa mga ginawa ng ating mga mag-aral, alam natin at batid natin na maganda rin ang kanilang ginawa ko lang. At kasi, mantakin mo, yung pamaypay, napakagandang bigyan ng istorya o bigyan ng alamat ang mansanas, paano kaya nagkaroon ng mansanas. Yes, ma'am. Okay, so mga ganong mga pangyayari. Yes, ma'am. So pinapakita lamang, ma'am, ng gawain na to na hindi hadlang ang pandemya kasi nagkakaroon pa rin sila ng palitan ng interaction, palitan ng impormasyon. Okay? Okay, so para sa mga hindi nabigyan ng pagkakataong matawagan, ay isenda lamang ninyo sa inyong guro sa Pilipino ang inyong ginawa kasama ng kasama sa pangkat. Okay? So inaanyayahan namin din yung mga mag-iba pang mga mag-aaral sa susunod na talakayan ay magbahagi ng kanilang nalalaman tungkol sa aralin. Yes, ma'am. Okay. Ayan, bilang pangwakas na gawain, ito yung tanong ha. Una, bakit mahalagang matutuhan ang mga iba't ibang uri ng pang-abay at sa pagsulat ng alamat? Okay, bakit nga ba kinakailangan nating malaman yung mga pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan at pamaraan sa pagsulat ng alamat? Ma'am Leila. Yes, ma'am. Kung ikaw, ma'am, ang isang manunulat, bakit kinakailangan nating pag-aralan ang mga pang-abay na ito? Siyempre, ma'am, napakahalaga. Napakahalaga ng mga uri ng pang-abay kasi ito ang nagbibigay kulay sa kwento, sa istorya. 'Di ba? Paano natin malalaman na paano ito nangyari? Paano nagkaroon ng isang bagay kung hindi natin gagamitin ang pang-abay na pamaraan, pang-abay na panlunan at pang-abay na pamanahon, kailan nangyari? Yes, ma'am. Okay, so para alam natin, 'di ba kalimitan ang ginagamit sa alamat ay yung sa pamanahon nung unang panahon, o oh, 'di ba doon sinisimula nung unang panahon, alam na natin, yes, ito ma'am. Ay pang-abay na pamanahon. Noong unang panahon, may isang prinsesang naglalakbay sa kagubatan. O, diba? Isang araw, ayan. Isang araw, nakita siya ng isang napaka matipunong binata. Okay. Yan. Ibig sabihin mo nga, ma'am. Ituloy mo nga, ma'am Val. Yes, ma'am. Sige, hanggang na makabuo tayo ng isang ayan, alaman. Ulitin, ma'am. Ano, ma'am Leila? Noong unang panahon, may isang napakatipunong
binata na naglakbay patungo sa bayan ng Aurora. Okay. So nakita na natin yung dalawang uri ng pang-abay. Ang noong unang panahon, tapos sa bayan ng Aurora. O, Ma'am Val, tuloy. Yan, isang araw, siya ay nakakita ng napakagandang dilag. Okay, so... Ang pangalan ng dilag na ito ay si Ma'am April Valdez. Okay, so napakaganda ng hinahabi ninyong kwento, mga kasama. Ano talagang... So nagamit naman natin, yes. At least nagamit natin yung uri ng pang-abay. Alam ko ang tutuloy doon, siya ay nagmula sa... Okay. Siya ay nagmula sa... Okay, siya saan? Ay nagmula sa... Cavite? Cavite ba, ma'am? Sa Bulacan. O, yun na. Okay, so, ayan na. Ayan, talagang maging mabisa ang isinulat na alamat sa tulong ng mga pang-abay, gaya ng mga tinalakay natin kanina, mga anak. Yan, ikalawang tanong. Yan, sa panahon ng pandemya, paano mo magagamit ang pang-abay sa iyong pagbabahagi ng sariling karanasan? Ay, gustong-gusto ko to. Kasi halimbawa gagawa natin ng pang-usap to noong unang panahon ng lockdown. Okay. Diba? Talaga nga namang natakot ang mga tao. Dito na nagsimula ang pag-iibigan ng binata at dalaga. Eh, bakit ko nga ba sinimulan ang pang-usap na yon? Okay. Yes, o kasi nga sa lockdown, di ba? Dahil yes, sa COVID-19, napakagandang kwento. Okay? Sige, pwede natin, pwede din ang kasagutan nito ay magagamit ang maging mabisa ang pagsasalaysay ng bawat pangyayari. Yes, ma'am, sa gamit ng mga pang-abay na ating tinalakay. Okay, tandaan mga mag-aaral, sa panahon ng pandemya, ang pang-abay ay mananatiling mabisa. Okay, so sa ito na, ayan, magwawakas na tayong muli sa ating quarter 3, shift 1. Week 4 na kasi tayo ngayon. So, babalik kaming muli sa quarter 4, shift 1. Okay, so ako si Binibini April Valdez. Ma'am April, paalala kasi last na tayo ngayong quarter na ito. Ipaalala natin yung susunod na quarter, napakagandang talakayin. Okay, tandaan mga mag-aaral, sa susunod na quarter, quarter 4 ay nasa bahaging no limit ang here na tayo. Kaya pasadahan na ninyo ang araling ito. Kaabang-abang yan, ma'am. Yes, kaabang-abang talaga. Siyempre, ma'am, dahil nagtatapos na ang ating shift 1, yan, retrieval na naman at distribution ng module. Siguraduhin ipasa lahat March ng 7. Inyong outputs, mga anak, ha? Yan, sa March 17. Okay, so mga mag-aaral, dito na nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Ako si Binibining April Valdez. Yan, ako naman si Ma'am Valeria Dao. Antabayanan ang susunod na araling panlipunan. Okay, ako naman po si Ginang Leila Ballesteros. Muli kami nagpapasalamat sa inyong pag-antabay. Paalam! Wika at panitikan, gramatika at kasaysayan, mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Dito lang yan sa 106.3 DWDR-FM. Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. Look for something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM.